Sikat ka na, Pap! Ayan, oh! Nasa dyaryo ka, wala ka lang retrato. Oo nga, no. Uy, totoo ba yan? Namimigay ka? Bait mo naman. Bakit sila binibigyan mo? Dapat kami rin bigyan mo kahit na pan-load lang. Sige na. Hindi ako yan. Hindi ko yan? Ano yung ibig mo sabihin? Eh, palos... Secret code namin yan ni Ninong kapag gusto niya ako magtago. Ngayon, kapag gusto niya ako makausap, pumupunta siya sa mga madidilim na kalye, namimigay siya ng pera at pagkain sa mga batang kalye. Tatingin ko gusto na ako makausap ni Ninong. Pamela, anong ginagawa mo dito? Kapag ka sumusunod sa akin? Disgrasya ka tuloy. Eh, kasi narinig kong hanapin mo si Palos eh. Gusto ko lang tumulong. Oh! Kaya dyan. Parang nahulog siya yung burnal. Paano? Sinundan ako eh. Sige na, Pamela. Makit ka na ha. Maglinis ka na. Ha? Sige na. Sinundan ka? Naisahan ka na naman ni Pamela. Wala akong magawa eh. Sunod ng sunod. Ang kulit. Paano ako magkagulo? Madamay siya. Eh, ano magagawa natin? Nasa poder mo eh. Naisip ko nga eh. Kapag nakita ko na yung microchip, siguro mas mabuti kay Pamela na sa DSWD siya. Mas maraming magbabantay sa kanya doon. Mas mahalagaan siya. Diyan. Nagmumukmuka, no? Narinig ko kasi kayo ni Kuya Giancarlo. Pag nakita niyo yung microchip, ibabalik niyo ako sa DSWD. Uy, nagsisenti. Alam mo, mas maganda nga yun eh. At least, di ka na makakapangulit. Di ba? Huwag ka na umiyak, oh. Oh. Uy, nabibikon. Alam mo, sana hindi nyo na makita yung microchip forever. Para hindi nyo na ako ibalik. Nabibikon! Nabibikon! Ay, nabibikon siya! Nabibikon siya! Nabibikon! Nabibikon! Diyan. Nasira po yung bracelet ko. Dahil po kay Kuya Giuseppe. Bigay pa naman to na mami ko. Inang ko. Oo nga. Ay! Di ka nga rito. Di ka nga dito. Huwag ka na kikikikin ko yun dyan. Ano na naman ginawa mo? Wala ka. Ikaw talaga, Giuseppe, no? Wala ka na ginawa. Maganda. Kung hindi lang dahil sa lola mo, matagal na kitang binalik doon sa Laguna. Huwag naman po. Marami nang inaalaga ang apo si lola doon. Tsaka kayo rin. Mamiss niya ako. Hindi kita mamimiss. Sige, pasok, pasok na, pasok! Wala, dito ako papasok. Kahit saan. Nalalabas niyo ako eh. Pumasok ka na, ayoko makita yung mukha mo. Tingnan ko. Naku, Diyos mio, paano ba to?
Subukan natin, ha? Ay, naku, di ko pa naman dala yung salamin ko. Sabi ko na nga ba, lalabas din yung daga sa lungga. Bakit ikaw narito? Nasa si Nino? At paano mo nalaman lalabas ako? Alam ko din yung code. Tama, inaala ko. Alam mo din yung code. Ikaw may kagagawan para... Para makausap ka. Ano pang gusto mong laman? Hindi ka naman naniniwala sa akin. Marcela. Saan galing to? Hindi ba dapat alam mo na to? Matagal ko nang alam yan. Matagal ko na rin nilabas yan para matigil na yung pagbibintang mo sa akin. Pagkatapos ng maraming taon, bakit nila ako pinaniwala na ikaw yung pumatay sa mama ko? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan kung ano intensyon ng taong nasa likod niya. Bakit niya ginagawa sa akin yan? Pinaparusahan ako sa kasalanan hindi ko ginawa. Pero isa lang alam ko, magbabayad siya sa akin. Maraming insidente na mga abducted na religious leader ang nai-report. Merong isang intelligence report na pumasok sa Neptune. Isang lead na maaari magtukoy kung sinong may pakana ng mga abduction. Nagkakagulo ng lahat. Lalo na sa religious sector. Napupukol na ako sa kasong yan. Maraming natatakot. Kung yung mga itinuturing leader daw ng maraming tao ang nangangawala, lalo na kung yung mga simpleng mamamayan lang ay assigned this case to the NBI. Hanggang ngayon, naghahanap pa sila ng lead. Mr. President, pwede bang sa Neptune yun na i-assign ang kaso? Tutal, kami naman ang nakatimbog ng lead. I assure you na masosolve namin ang kaso sa lalong madaling panahon para naman maibalik namin ang nawawala mong tiwala sa Neptune. Kung totoo ang sinasabi mo, magaling may pakanana ito. At maraming tauhan. Madalas na intercept tayo ng mga armadong lalaki. Sandali, sandali. Ang ibig mo sabihin, hindi mo kilala yung mga taong yan? Marami sa kanila pamilyar sa akin ang mukha. Yung ilan sa kanila nakita ako na sa bahay ng mga Kiv nung kunin ko yung microchip. Sila pumatay sa pamilyang yun. So ano yung sinasabi? Na binibintang din sa akin. So ano yung sinasabi niyo, sandali? Inuutusan sila? Isang taong malakas. Isang taong maraming koneksyon. Si Alessandro. Matagal ko na siyang pinaghihinalaan. Pero wala pa ako napapatunayan. Kaya hindi ko alam kung sino paniniwalaan ko. Kailangan magtulungan tayo. Kailangan sundan natin si Alessandro. Kung may kinalaman talaga siya sa lahat ng mga nangyayari na to, kailangan makahanap tayo ng ebidensya. Hindi ko na alam kung sino ang sasabi ng totoo. Ba't naman kita pagkakatiwalaan? Dahil iisa lang ang gusto natin mangyari. Ang lumabas ng katotohanan. Ako lang makakatulong sa'yo. Damay din ako sa kasinungalingan na to. May isang importanteng kaso inassign sa atin ng presidente. Magsiluhod po tayong lahat! Iba't ibang religious leaders all over the country ang nawawala, dinudukot. Pagkatapos dukutin ng mga faith healers, hindi na sila uli nakikita. No sign, ni walang trace, ni walang nadidiskubre na katawan. Arayo! Walang nakakaalam kung anong ginagawa sa kanila. Ayon sa impormante, ang nagpadukot sa kanila ay isang business tycoon, si Marco Ferrelli.
Bakit ipapadusot ni Marco Trelli mga faith healers? Baka naman kasi sick siya, no? Hindi. Dinudukot ang mga faith healers para paglabanin sila. Pagsabungin. Hanggang ngayon, wala pa rin silang nakukuhang ebidensya para makasuhan si Ferrelli. Kaya kailangan natin matukoy kung saan dinadala ang mga dinudukot na healers para madiin sila. Ayon sa impormante, lagi daw bitbit ni Ferrelli ang pamangkin na. Si Leon ang may dala ng mapa ng underground prison. Hindi niya daw ito hinihiwalay sa katawan niya. Kailangan natin makuha yon para magamit na ebidensya laban kay Ferrelli. Ang misyon ay ang makalapit kayo sa pamangkin ni Ferrelli at makuha ang mapa. Giancarlo, you will lead this case. Nila. Sir, sasama ako sa ambulansya. Tutuloy ko yung pagsasearch sa bangkay. Baka makahanap tayo ng lead. Hindi siya na-backup. Pero bigla na putol yung linya. Tutok lang narinig ko. Wala! Wala, okay ka na ba? Ano nararamdaman mo? Ano nangyari? Ano nangyari? Sir, may nanay matay. Excuse me, ikaw kaya? Maghay sa sugat mo, no? Hinara kami ng mga tauhan ni Ferrelli. Hindi namin nadala sa destination yung bangkay. Ang nakapagtataka, binti lang nila yun ang tinangay nila. Ba't naman nila pag-aaksay ng panahon ng isang fake log? Hindi sa lahat, ibig sabihin. Sasabi ng totoo ang informant. Hindi inaalis ni Leon sa katawan niya ang mapa. Dahil nasa parte ng katawan niya mismo ang mapang hinahanap natin. Sir, ito na ang binti ni Leon. Kailangan ko pa ng 3 years para mabuo ang mga pagsasabungin ko. Ang gagamot ko nun ang Diyos! Mga huwad! Mga mapagsamantala!
mag-concentrate ka sa kaso nito, Giancarlo. Kailangan natin makuha yung ebidensya ngayon. Yan ang magpapakulong kay Ferrelli. Matindi ang pressure na binibigay sa atin ng presidente. Mag-concentrate? Sir, paano yung mga ibang kaso? Paano yung kaso ko kay Palos? Kailangan mo unahin ang kasong ito. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng Neptune. Unahin mo pa ba ang pag-aabol kay Palos? Ngayon nga ang organisasyon na nagpalakas sa iyo nakasalalay dito. Tigilan mo muna ang pag-aabol kay Palos. Dating mo ngayon pa ba? Yung mga ngiti mo, para kang tumama sa sweepstakes. Mm-hmm. Eh, masaya lang ako dahil malapit ko nang malinis ang pangalan ko. Nakikipagkasundo na sa akin si Giancarlo. Hindi ba kalaban mo yan si Giancarlo? Oo nga. Kaya lang naniniwala na siya sa akin ngayon na wala akong kasalanan. Ano ba iba ang pakiramdam ko sa batang yan kahit ilang beses na kami nagkaimpwento? Ang magaang kalooban ko sa kanya. Di ba naging syuta mo nung nanay nun? Ang tawag dyan, lukso ng dugo. Imposible. O baka naman, kaya magaan ang loob mo sa kanya dahil minahal mo yung nanay niya. Ako, Fabio, talaga? Maayos mo na yung buhay mo? E di, ibig sabihin nun, pwede ka nang lumagay sa tahimik. Ibig sabihin, pwede mo na akong pakasalan. Anong kasal pinagsasabihin mo dyan? Maayos niya na kasi yung pangalan niya eh. Kaya pwede na siyang lumagay sa tahimik. Magulat talaga niya. Iho! Sa tingin mo, magugustuhan kaya ni Penelope itong niluto kung kari-kari para sa kanya? Naman to si Lolo, masyado excited, oh. Parang bata. La, hindi naman si Beyonce ang guest natin, eh. Di ba? Kahit ano naman lutuin mo, masarap, eh. Ano kaya? Dessert? Anong oras ba siya dadating? Lola, huwag kayong mag-alala. Papunta na siya. No! Naku, sandali, ha? Kukunin ko pa yung mga ibang ulam. Naku, for Diyos! Anong oras na? Okay lang ba siya, Lola? Tensyonado. Sino to? Sino yan? Luluwas ng Maynila ang kinikilalang The Hidden Healer. Nakilala ang Fate Healer dahil sa kanyang kakayahan na makapanggamot ng mga maluluhang sakit. Tinawag siyang The Hidden Healer dahil tanging asawa lamang niya ang nakakaalam ng kanyang itsura. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin niya inaalis ang takip ng mukha niya na parte daw ng kasunduan nila ng Diyos upang siya ay makapagpagaling. Totoo nga kaya siya ay nakakapagpagaling o isang huwan. Hello, Sylvia. Nakahanap na ako ng paraan na makuha yung ebidensya kay Ferrelli. Niluto ko lahat ito para sa ito. Tignan mo itong kare-kare. Thank you po. Naku, nakakaya naman. Ang dami niyo pong handa. May iba pa po bang bisita? Naku, wala na. Ikaw lang. Kaya lahat niyang niluto ko ay talagang hinanda ko para sa iyo. Sige na, tikman mo. Ayos na, di ba? Tamo, ngayon pa lang, oh, dami ng pagkain. Ano pa kaya pagkasal niyo? Ay, oo. Naku, parang fiesta. Siguradong pelecho, lechomba, lahat yan sama-sama. Oo nga. Kailan ba niyo ba binabalak na magpakasal? Ha? Oo? Hindi, Lola. Tinatakot niya naman si Penelope eh. Kakasagot lang niya sa akin. Kung yung dahan-dahan lang, Lola, mabagay na kami slow. Slow lang kami. Oh, bakit naman? Stable naman ang pamumuhay mo. Kayang-kaya mo na magkapamilya at magkaroon pa ng kahit isang dosenang anak. Okay lang yun. Gustong-gusto ko nang magka-apo. Sige, Lola, na kaya natatakot si. Yes. Kiss ko to. Ito, Pamelo. Kung gano'y kiss-kiss niya. Eh, kuya, ba't hindi mo subuhan si Ate Maite? Oo nga naman. Subuhan mo na. Lola, hindi naman yata gusto ng cake. Mukhang busog na siya, kaya
okay lang po yan. Di ba? Bakit pa para kang laging nininervyos? Wala kang ka-sweet-sweetness sa nobya mo. Ay, hindi. Hindi pwede. Akin na. Subuan mo. Subuan mo. Gumawa ka dito. Itong batang ito. Yan, yan. Subo na. Oh, sige po. Subo ako. Akin na. Iyan! Oh, sige. Nagustuhan po niya. Kukulang pa yan, sige pa. Ay, sabi. Ayan. Ay. Sarap, no? Sarap! Nawawala ng banta yung pasyente ko. Akala mo naman tatakas eh, hindi pa nga nagigising. Sino? Si Aurelius. Huwag mo siyang tawagin gano'n, sagwa. Ano gusto mo itawag ko sa kanya? Wala kang pangalan niya na pinasok dito. Piyado, masama ginawa niyan, kaya grabe security. Maganda pa naman. O sige na, nag-rounds pa ako eh. Ano ba yung mama mo? Ganda pala niya. May pinagmanahan ka naman pala eh. Maaga nga lang siya kinuha sa akin. Alam mo kung buhay pa siya. Sigurado ako yung mabuhay ko. Hindi man lang na nakita mag-asawa o kapamilya. Saka pala, salamat ha. Hindi mo naman talaga kailangan gawin to eh, pero pumunta ka dito. Salamat. Okay lang yun. Saya naman ang pamilya mo eh. Hindi rin naman ako nakakaranas ng ganito. Tsaka, ang sarap ng luto ni Lola Alfonsina. Baka nga mawili ako eh. Masyadong malapit sa puso ang balang tumama sa kanya. A few more inches, baka yung pang naging cause of death niya. She has been responding to medication quite well. In fact, magaling na ang sugat niya. Kung ganon, bakit hindi pa siya nagkakamalay hanggang ngayon? May pag-asa pa ba yan? Okay naman ang mga vital signs niya, pati na rin ang brain activity. Pagkising na lang talaga niya ang hinihintay natin. Until then, wala na tayong ibang test na pwede pang magawa.